Isang magandang umaga muli sa atin para balikan natin ang ating pagsasanay sa ating alagang aso na tinatanggap na si Green. Mga katugis, ay ito kami sa isang maliit na espasyo sa taas para walang sagabal, walang panggulo na makikita at para magkaroon siya ng kunting pukos, mga katugis, sa aming gagawing pagsasanay kay Green, mga katugis. At ito yung mga katanungan ng iba nating mga katugis, mga na ang problema nila ay hindi nila mapasunod yung kanilang aso, walang pukos kapag nagtuturo sila, kapag tinuturuan nila ang kanilang mga alagang aso, mga katugis. Ang isang problema yung mga katugis ay malikot dahil sa maraming tao, maraming nakikita, kaya nawawala ng pukos ang kanilang tinuturuan. Kaya importante, mga katugis, kapag umpisan mo, lalo na't bago pa, ay punta ka sa maliit na espasyong lugar na walang ibang tao kundi kayo lang dalawa ng iyong alagang aso, at doon mo umpisahan ang iyong pagtuturo para magkaroon siya ng pukos sa iyong ginagawang pagsasanay, mga katugis. At yan, umpisahan natin ang pagtuturo muli kay Gree, mga katugis, sa kanyang ikalawang vlog sa aking YouTube channel. At yan, inyong panoorin, mga katugis, ang aming gagawing pagsasanay kay Gree. Yan po. Gree? Labi? Wow! Galing! Yan, mga katugis. Sanayin natin siya ng lapit harap. Upo. Tigil. Yan. Lapit harap. Upo. Tigil. Yan, mga katugis. Kaliwa. Kilig. Upo. 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 Kilig. Kilig. Upo. Upo. Tigil. Yan, mga katugis. Ngayon, subukan natin patapay. Tapa. Tigil. Tigil. Makinig. Tigil. Tapa. Tigil. Tigil. Yan. Tigil. Tigil. Lapit. Harap. Upo. Yan, mga katugis. Napakaganda, mga katugis, yung ginagawang pagsunod ni Gree sa umagang ito na aming pagsasanay sa isang maliit na espasyo. Habang nagluluto ay talaga naman gawin, pwede natin gawin ang maikling pagsasanay sa ating alagang aso, mga katugis. At yan ay magagawa kapag inunti-unti natin, tinandahan natin, walang imposible sa pagtuturo na masundan ang mga salitang ginagamit natin at gamit ang usul na pagkain sa ating tinuturo ang aso. Yan. Hop, tinakati, lapit, harap, umupo. Gali. Lapit, gini, gini, lapit, harap, umupo. Gali. Gini, kaliwa. Banti. Gali, kaliwa, ikut, umupo. Tigil. Yan, mga katugis. May kalawang tanong, mga katugis. Tigil. Ang sabi ng ating katugis, Sir, kapag lumabas ako, kapag dinadala daw niya yung aso niya sa labas, nauuna na at hirap niyang makontrol dahil hinihila-hila. Yan, mga katugis. Kinakailangan natin sanayin ang ating alagang aso na kapag lumalakad tayo, ay nasa ating kaliwa. Yan, mga katugis. Tayo. Grip, tayo. Tayo. Mundi. Yan. Ganito lang, katugis. Sabi ko nga, upo, tigil. Kuha ka ng suhol na pagkain at insert mo lang sa iyong kamay, mga katugis. At idampi mo sa kanyang ilong. Mabanti. Hindi lang, mga katugis. At matutunan ng iyong alagang aso na kapag lumalakad ka ay nasa bahaging kaliwa lang siya at hindi umalis. At doon mo makukontrol yung iyong paglakad sa labas na hindi siya umalis o hindi lumalayo sa iyong kaliwa, mga katugis. Lapit, harap, upo. Kaliwa. Gree, umupo. Yan, mga katugis. Ganito lang ang gagawin natin, mga katugis, sa ating pagtuturo, pagsasanay sa ating alagang aso. Kaliwa. Yan. Kaliwa, ikot. Upo. Itulak mong pababa, dapa. Tigil. Importante, mga katugis, yung salitang tigil. Yan. Op. Ayosin ang dumapa, Gree. Tayo. Upo. Dapa. Tigil. Tigil. Makinig. Yun. Hindi niya nakukontrol, mga katugis, yung kanyang kasanayang pagdapa. Kaya lagi nito itong ginagawa yung umislide, yung itagilid niya, yung kanyang likuran. Pero ito ay dapat nating ituwid, mga katugis, habang tinuturan natin, kinakailangan nating ituwid. Uy, Gree, Gree. Kinakailangan natin ituwid sa ating pagtuturo yung mga maling kasanayan ng ating alaga
na posisyon. Lapit harap. Green, lapit harap, umpo. Baba, tigil, tayo, kaliwa. Banti. Yan, mga katulis. Oh, distract natin yan, mga katulis. Na-distract sa manok. Upo. Dapa. Tayo. Harap. Yan, mga katulis. Kanan. Napakasimpleng pagtuturo, pagsasanay sa ating alagang aso, mga katulis. Baba mo. Tayo. Harap. Yan. Gumamit na ako ng kapiraso ng atay ng manok, katulis. Yan, nakikita nyo. Ilagay mo lang sa tama. Insert mo lang. At nang hindi niya basta-basta nauubos. Sabi ko nga, tapos na yung pag-iinsayo mga katugis, pagsasanay sa yung alagang aso. Yan mga katugis, nakikita niyo kung paano sumunod si Greg sa aming ginagawang pagsasanay kahit maliit lang yung espasyo. Yan, nakikita niyo na napapasunod natin gamit ang reward. Food reward. Upo. Ayusin mo pa. Ayusin mo po. Okay? Dapa. Galay. Tayo. Kaliwa. Yan. Banti. Yan mga katugis. Hop. Kanan. Kanan. Upo. Dapa. Tayo. Gini. Tayo. Labit. Tayo. Harap. Okay. Labit. Labas. Asok. Asok gini. Upo. Upo. Dapa. Tigil. Tigil. Lapit harap. Upo. Kaliwa. Gri. Tayo. Kaliwa. Ganyan lang mga katugis ang gagawin nating pagsasanay. Kahit maliit na espasyo ay kaya natin pasunurin. Upo. Ang ating alagang asong tinuturuan mga katugis. At napaka-basic, napaka-simple lang. Kung inyong pagmasdan at ito'y kayang-kaya niyong masundan. Mga katugis, dahil napaka-simple natin gagawin. Napaikutin. Paikot-ikutin ang ating alagang aso habang ating tinuturuan gamit ang suhol na pagkain sa ating kamay. Yan, tingnan nyo mga katugis. Malaki pa yung aking suhol na ginagamit mga katugis at hindi pa naubos. Pero napapasunod natin, gri-gri, ang ating alaga na tinuturuan at nagiging agresibo at napakadali. Tayo, kaliwa. Yan mga katugis. Ganito lang na pagsasanay mga katugis ay napaka-importante, napaka-laking bagay na nagagawa ng ating alagang aso kapag ito ay ating tinuturuan. Upo. Gri, upo. Upo, tigil. Yan. Dapa. Dumapa na ayos. Dapa. Tigil. Tayo. Gri. Galing. Oo. Tayo. Kaliwa, gri. Paano sumunod ang isang katulad ni Gri na tinuturuan gamit ang food reward? Kaliwa, ikot. Banti. Yan mga katugis. Kaliwa. Upo. Yan mga katugis. Paano nga pala natin pinapaikot ang aso mga katugis? Gamit ang food reward. Yan po. Nakikita nyo. Naka-insert. Naka-insert siya. At kinakailangan natin ito matapos na yung ating pagsasanay sa ating alagang aso mga katugis. Ay nandiyan pa rin. Yan. Oy, Chris. Yan o. Pagmasdan nyo mabuti mga katugis kung paano natin paikutin. Ahawin natin. Ha? Yan o. Ahawin natin mga katugis at kusang nag-umiikot din yung aso sa ating kaliwa. Abante. Yan mga katugis. I-twist mo. Yan o, tingnan mo. Tingnan mo. Sumusunod siya. Opo. Dapa. Diba? Dinadampian niya mga katugis. Nakikita nyo na dinidilaan lang niya yung suhol na hawak ko. Tayo. Diba? Mga katugis. Tingnan nyo mabuti. Abante. Yan. O, yan mga katugis. Ikutin natin, ha? Ang kaliwa. Para masanay siya, ikot. Kaliwa, umpo. Daba. Diba? Tayo, hilay mo. Upo. Tulak mo pababa. Daba. Tayo, hilay mo. Kaliwa. Kaliwa, ikot. Kung siyang umiikot, mga katugis, ha? Tignan nyo mabuti. Napakasimpleng turuan si Greg sa ginagawa naming pagsasanay, mga katugis, gamit ang food reward. Yan. Abanti. Oh, Gri, abante. Yan. Yan mga katugis. Abante. Yan. Kaliwa. Yan oh, mga katugis. Kaliwa. Abante. Abante. Kaliwa. Upo. Yan mga katugis. Maraming salamat muli mga katugis sa aming ginawang pagsasanay kay Gri. Yan.
Tapos na yung aming pagsasana ng mga katugis, pero ang puntiwar na nasa aking kamay ay nandito pa rin. Yan, tingnan niyo mga katugis. Napakaganda dahil alam naman natin na ang mga suhol na pagkain nating binibili ay may kamahalan ngayon. Lalo't malayo tayo sa talipapa o palingke, ay ito ang ating gagawin. Magbibili ka lang ng mga ilang peraso at pwede mo lang ilagay sa iyong rib para bukas makalawa ay mayroon pa rin tayong gagamitin reward na pagkain sa ating tinuturuang aso. Yan mga katugis, pinapaubos na natin kay Gray ang food reward. Dahil sa kanya naman talaga yan. Yan. Okay? Yan mga katugis, at sana nakapagbigay na naman na kami ng isang maikling pagsasanay at nakapagbigay kami ng karunungan sa gustong matuto sa aking mga ginagawang pagsasanay sa ating mga alaga. Sa magandang araw po muli sa ating lahat. Tuwang-tuwa.